Ngayong araw na to ay ipapakilala ko sa inyo ang Lefty G ng Las Piñas City. Si Jeffrey Gonzalez, 21 years old, 5'8", na nakatira sa Zapote, Las Piñas. Guys, itong player na to ay yung tipo ng player na talagang maraming pinagdaanan. Talagang dinaan sa pagsisikap, sa hard work. Kaya naman, ang resulta ay sobrang daming humugot sa kanya. Isa na dito ang BG Party List Interbarangay, Villiers Cup Season 1 and 2, ASBL, Katuga League, Eaglesman Cup Season 1, CBL, Cabasal Cup Season 2 and 3, RBT Cup, CBL, Bayan Luma 9 Basketball League, TPL, TBL, South Hoops Classics, Talaba 7, Talaba 6 Basketball League, Hamilton Cup, Jonel's Cup, Metroville, Mimos Cavite, at marami pang iba na nakalimutan na daw niya sa sobrang dami. At the age of 21 years old, na ganito na karami ang nalaruan mo, ay ibig sabihin talagang sobrang daming bumibilib at humahanga sa'yo. Pero alam nyo ba guys, na bago siya gumaling, bago dumami ang nagtitiwala sa kanya, bago siya magkaroon ng sobrang daming liga, ay katulad lang din siya ng mga ibang mga players na nangangarap at hindi napapansin pero may gustong patunayan. So nag-send sa amin ang story si Jeffrey kung paano ba siya naging mahilig sa basketball. At ayon nga sa kanya ay dahil sa kuya niya, naniyayaya lang siya lagi mag-dribble-dribble, mag-ensayo hanggang sa natuto at nahiligan na rin niya. Pero hindi daw siya nanalo sa kuya niya at naging inspirasyon na daw yun at gusto niya daw matalo ang kuya niya. At dahil doon, nag-inside daw siya, gumigising daw siya ng 3 a.m. para makapag-jogging ng 4 a.m. hanggang 6 a.m. sa may C5. Tapos pagtapos daw noon pag-uwi, mag-extra work siya sa basketball court. Uuwi ng 10 a.m. para mag-lunch. At pagdating daw ng hapon, ay dadayo daw sila ng mga kaibigan niya. Pag-uwi daw ng gabi, mag-extra work siya. And araw-araw daw niya yung ginawa sa loob ng 3 taon. Kaya pagdating daw ng 18 years old, ay merong nakapansin sa kanya na mga kaibigan niya na nag-i-improve daw siya at doon nagsimula ang mga liga na nilalaruan niya. At kung talaga nagawa niya yun sa loob ng 3 taon, eh grabe ang puso, hard work, and consistency na inilagay niya para mapansin siya ng mga dating hindi pumapansin sa kanya. At yun ang nakikita natin sa laruan niya ngayon. Meron din siya sinabi dito na nag-i-ensayo daw siya sa kalsada sa tapat ng bahay nila. Nagdi-dribble daw siya mag-isa kahit na sinasabihan daw siya ng mga kaibigan niya na baliw daw ako. Kasi naglalaro daw ako mag-isa kahit walang kalaro. Aba, nai-imagine ko dito guys, yung mga kapanahunan na nagsistart din ako sa Mavs. Ganun na ganun din. Lalabas ako ng bahay, mag-i-ensayo ako, tapos makikita ko lahat ng mga tao na dumadaan, mga kaibigan ko. Meron sila siyempre ibang pinagkakaabalahan. Ako lang nag-i-ensayo dun sa kalsada. And that's how I started. And itong kinikwento sa atin ni Jeffrey ngayon is similar dun sa pinagdaanan ko. Kaya naniniwala ako sa hard work nitong bata na to. Meron pa tong mas mapapatunayan sa mga susunod na taon. And napakaganda talaga ng story niya. Ayun nga guys, dinaanan din siya ng pandemic katulad natin at nahirapan. Pero nalagpasan niya yung guys because of the mentality na meron siya. And sabi nga niya, pagtapos daw ng pandemic, pagbalik daw ng basketball, pwede na maglaro. Dun na mas maraming nagtiwala, nagbigay ng mga opportunity sa akin dahil sa mga nag-improve at mas nasanay ako sa mga galaw nang dahil lang sa pagsisipag at pagtsatsaga. Hanggang ngayon, mas lalo akong ginaganaan maglaro at mas nagpupursige dahil sa mga nangyayari sa ngayon na dati pinapangarap ko lang. At iniisip ko lang ngayon ay may mga nangyayari na pangarap ko lang noon. So makita natin dito talaga yung pagpupursige ni Jeffrey. Makita natin yung hard work, yung consistency, yung mentality, yung attitude, approach sa ensayo. And lahat ng yun, alam ko magiging magandang inspirasyon sa inyo. Kaya isa rin dahilan kung bakit natin siya fini-feature ngayon. It's not only because of the talent, because of the videos na napanood namin, pero because of the story na kapag narinig nyo ay may isip nyo, kaya nyo din. Shoutout din pala sa tito niya na nag-refer sa kanya na ang pangalan ay Jeffrey din. Dahil kung hindi po dahil sa inyo, hindi namin malalaman ang napakagandang storya nitong si Jeffrey. Kaya Jeffrey, sobra mo akong na-inspire and alam ko na mas marami ka bang kabataan na mai-inspire. Kaya tuloy-tuloy lang and I hope to meet you soon.